Sa naging livestream nga ni Sir Dean kay Nito Henson sa Play It Right TV, dito nga ay pinag-usapan ang posibleng maging Final 12 ng Gilas Pilipinas, kasama nga dito si Ma'am Diane Castillejo. Dito nga ay tinalakay kung sino-sino ang bubuo ng Final 12 ng Gilas Pilipinas at gayon na rin ang pwedeng maging posibleng first 5 at second unit ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Alam naman natin lahat na itong si Sir Kinito Henson ay malapit sa SBP at gayon na rin ay matalik niyang kaibigan itong si Coach Chot Reyes. Kaya naman marami ang nagtatanong, baka naman nagbigay na ng clue itong si Sir Kinito Henson at baka ito na nga ang gagamiting Final 12 ni Coach Chot Reyes sa FIBA World Cup. Kasama nga dyan sa listahan si Jordan Clarkson, Kai Soto, Junmar Pajardo, Japet Aguilar, Dwight Ramos, CJ Perez, AJ Edu, Chris Newsom, Jamie Malonzo, Bobby Ray Parks Jr., Keeper Ravena at itong si Scottie Thompson. At ito nga daw ang posibleng starting 5 ng Gilas Pilipinas: sa center position Kai Soto, power forward position Japet Aguilar, small forward position Jamie Malonzo, shooting guard position Jordan Clarkson at sa point guard position Scottie Thompson. At ito naman ang second unit: sa center Junmar Pajardo, power forward AJ Edu, small forward CJ Perez o kaya naman si Bobby Ray Parks, shooting guard si Dwight Ramos at sa point guard si Chris Newsom o kaya naman si Keeper Ravena. Mas pinili nga ni Dean Kinito Henson na makapasok sa Final 12 itong si Keeper Ravena kumpara naman dito kay Renz Abando dahil daw sa experience. Ngunit marami namang umalma ng mga Gilas fans at nagpaliwanag at dinepensahan naman ni Sir Dean Kinito Henson itong si Keeper Ravena, kaya naman ating pakinggan ang sinabi ni Sir Dean Kinito Henson. You wanna say, oh wait, before that, let's have this comment. Rim protection si Renz Abando, tas si Kiefer maliit, kaya ba niya bumantay? Yeah, you know, it's gonna be a very close call because Renz Abando is a terrific player. I just feel that he may not have the physique and the experience of playing at this level. You know, yeah. He got a lot of experience playing in Korea, and he did very well. But I really think on the international stage, you need an experienced player at Ravena, who's also bigger, bulkier than Renz Abando. So I think Ravena, the fact also that he can relieve Scottie Thompson at the point guard position, gives him another advantage. He also has a good three-point shot, so both of them are good shooters. But Ravena, I think, can give you the experience and also the capability of relieving Scottie Thompson at the point guard position. So, you know, that's my favorite. Ray Parks. And then, I'm choosing Kiefer Ravena over Renz Abando and then Scottie Thompson. Kiefer because of his experience. I think that was playing with the national team, no? Yeah, at the end, there was so much criticism about Kiefer na masyado na nagtatagal yung ball sa kanyang mga kamay. He doesn't distribute right away. But I think Kiefer has learned because of his experience playing in the international scene. And I saw that in the European campaign and in the China series, Kiefer Ravena played super. I mean, he's a stabilizer. He hit some big three-point shots when we need it. He's a clutch player and he's not afraid to take the big shot. So I think Kiefer Ravena deserves a spot in the final 12. And Scottie Thompson, he's going to be our starting point guard. So that would be my 12 players playing for the Philippines in the FIBA World Cup. Abangan na lang natin kung baka eto na ang maging posibleng Final 12 ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. At kung kayo naman ang tatanungin, mas deserve ba talaga ni Keeper Ravena na makapasok sa Final 12 kumpara naman dito kay Renz Abando? Sa ibang balita naman, nabigo nga ang kampo ni Kai Soto na magpasa ng MRI report sa SBP. Kaya naman ayon nga sa mga lumabas na report ay baka hindi palaruin ng SBP itong si Kai Soto sa FIBA World Cup, dahil nga ayon sa report ni Homer Saison na sport writer ng spin.ph, ang policy daw kasi ng SBP, no MRI result, no play. Kaya naman marami ang nagtatanong, kaya bang panindigan ng SBP ang kanilang sinabi dito nga sa kampo ni Kai Soto na no MRI result, no play? Alam naman nating lahat na kailangan ng Gilas Pilipinas ng bigs sa FIBA World Cup dahil malalaki nga ang ating makakalaban. Kaya naman kung paninindigan talaga
ng SBP na no MRI. Result, no play dito nga kay Kai Soto ay malamang hindi na makasama. Itong si Kai Soto sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Kung kayo naman ang tatanungin, mapanindigan kaya ng SBP ang kanilang sinabi dito nga kay Kai Soto na no MRI result, no play.